Kasi kung ako, I have to give a specific period of time for the commission proper to decide. Bahala siyang pukpukin yung mga tao niya sa baba. Ang sinasabi ko, eh hindi naman talaga maibigay ni attorney kung how long because it depends daw on the people, on the agencies down below sa COA. Kaya kung ako, pag inamend natin yung COA, dapat malinaw. Pag fraud audit, dapat within 30 days ba yan, 60 days ba yan, dapat may aksyon na yung COA. No, considering na habang tumatagal yung findings dito, mukhang nakakawalaan yung true essence na pinapaimbestiga natin, nagkakaremedyohan. Kaya hindi natin pwedeng tanggapin na kung ano yung ano niya, yung convenience sa kanila. Kung 1 year, 2 years na walang mangyari, hindi pa pwede yun. Kailangan lagyan natin ng very specific time, no? Just to shield na itong mga kalabagan na ito ay talaga may re-report at mananagot kung sino man ang may kasalanan. Sa isang flag raising eh. Sabi niya, wala akong kinakalat dito. Sabi niya, Mr. Chair, kayo ang nagpapakalat dito. Wala akong binilo sa kayong may mawak ng pera nagpakalat. So nagugas kamay na siya dito. So sino yung kayo ang sinasabi niya? Kasama ba ang COA dito? Bakit mo yung chronology, Mr. Chair? Alam, nung nag-file ako ng House Resolution, actually sa plenary magkatabi tayo noon, Mr. Chair. And of course, nilapitan pa ako nito ni Assistant Commissioner. I gave him personally the copy ng House Resolution and he promised me to act on it. Unfortunately, wala man lang courtesy, Mr. Chair. Nasagutin ako dun sa request ko. And on that light, what triggered this House Resolution is it seems my question sa COA noon falls on deaf ear kasi massive yung nakita naming violation, no, na distribution last election na walang appropriation considering that I've been always talking to the Vice Governor at sinasabi niya na walang appropriation ito, Mr. Chair. Napaka-basic. Kung walang appropriation, what is there? No? Anong ipagpapatupad mo kung walang appropriation? And again, ito, it was admitted by Bombo na yung mga kontrata nila is not an advertisement, Mr. Chair. Again, on that note, no, ang nakalagay na sinasabi nila, do hindi ito approved by the Sanggunian, nang pinagkuhanan ng payment nito, Mr. Chair, is advertisement. So tanong ko ulit na naman, no, sa COA. Kasi considering the magnitude at hindi mo na nga, sa tingin ko, hindi mo nga kaya dahil ito inamin mo na nung October, no, nag-file ako, na hindi mo nga kaya eh. That's why that's the reason na kailangan natin ng fraud audit, no? Kasi sa tingin ko, ito Mr. Chair, no, mirroring what happened doon sa ibang cases natin sa public accounts, no? Nagkaroon na ng regular audit doon sa Mexico, Pampanga. And again, one of our colleagues moved for a fraud audit. And it was acted upon. It's a very totally different thing dito, Mr. Chair. Anong pagkakaiba nun? And mas massive itong ginawa sa Cagayan kaysa doon. Oh, Lara, that's why, nung tinanong ko si attorney, yung in charge, yung personnel sa fraud audit, is there any provision in your RIR that will stop you from conducting a fraud audit while a regular audit is ongoing? Sabi mo kanina, wala. Oh, ngayon, sabi ko nga, Assistant Commissioner, do you want to say something about it? Your Honor, meron kasi kaming proseso before we conduct for the audit. We don't just conduct based on a request. In-evaluate po namin yan. Now, Assistant, sorry to cut you. Sabi na natin yung request. Eto ngayon, committee hearing sa committee ko. I will direct you to conduct a fraud audit because according to attorney, there is no such provision in your charter, in your MC, in your IRR, that will stop you from conducting a fraud audit while a regular audit is ongoing. Oh, anong gusto mo? You defy the directive or you will comply? We will inform po the commission proper about it, Your Honor. Okay, please inform them. And I want you to submit the reply of the commission proper when? As soon as we get a... Ano? Walang as soon as we get dito. Ikaw, I will bring it to the attention of the chair, to the attention of the chairman. Alam mo kasi nandiyan ka, alam mo kung kailan yan pwedeng aksyonan. I will bring it to his attention, Your Honor, immediately. Papa, hindi ko na siya tawagan. Yes, Your Honor, we will do that. Again, to the chair, I direct you to conduct a fraud audit in regards to that particular issue and matter at hand. Though there is an ongoing regular audit on that matter. Okay? Para matapos na rin ako, Mr. Chair, para sa bombo lang. Admitted naman na yung last hearing na tuloy-tuloy na nag-program ang provincial government at nandun si Governor Mamba. Submitted na ba yung mga certifications na hiningi natin doon, Mr. Chair? Considering ito,
nag-comment ang COMELEC na if there is a violation kasi nag-exceed siya doon sa 60 minutes allowable time. Ang susunod na tanong ko na dito, Mr. Chair, ano nang gagawin ng COMELEC? Kasi sila daw, sabi nila, they will file proper charges, no, sa paglabas. If I remember it right, Mr. Chair, no, doon sa, gusto ko lang malaman, ma-confirm lang sa COMELEC, Mr. Chair. COMELEC? Director Olano is recognized. Yes, Your Honor. Because there is a violation of the minutes allowable for the appearance during the campaign, it is a sort of a an election offense which should be investigated by our law department, Your Honors. Kailan ito, Mr. Chair? Kailan kaya nila gagawin ito? Kasi baka mag-election na tayo sa 2025, baka wala mangyari dito. Anong commitment mo dito sa atin? Yes, Your Honor. We will immediately refer that to the law department, Your Honor, for proper actions. Can you notify the committee? And of course, I will be given a CC for this. Yes, Your Honor. Okay, Mr. Chair, nung last hearing, kinonfirm ng COMELEC na walang exemption si Mr. Mamba sa lahat nitong 45 days. Okay, very clear. Admitted ba, COMELEC? Yes, sir. Okay, on that note, etong mga disbursement niya, payment sa bombo, ibig pa sabihin, hindi din ito legal na nagagastos tayo dahil wala naman itong exemption, right? Tama ba ako doon? Yes, Your Honor. Actually, we only know that during this hearing because in his SOSE, it was not reported that he spent for political campaign or media campaign during the elections. So ano mangyayari doon? Sino magpa-file? Itapos na eleksyon. It would be the part of the COMELEC, Your Honors. Kailan? Yan ang naman ang tanong ko, no? Pwede ba mamaya lang pag ano natin? No. And of course, Mr. Chair, eto na naman, I will bring it to the attention of COA. Very clear. Eto, ang tanong ko sa iyo, Auditor Reyes, na-flag down mo ba ito? Kasi ikaw ang nagde-depensa kay Mamba na meron siyang exemption nung 45 days. O ano ngayon na masabi mo dito? Nai-reflect mo ba yan sa findings mo? Your Honor, I just mentioned that there was a certificate of exception, Your Honor. I did not say that it is effective before during the election ban, Your Honor. We just stated that we got a copy of the certificate of exception. Kaya nga, ang tinatanong ko sa iyo ngayon na meron, sinasabi mo meron, o ngayon, ano stand mo? Meron o wala? Ay, wala, Your Honor. That was our okay, basis. Okay, kung wala sang exemption, anong gagawin mo dito sa mga itong mga transaction nga ng provincial government? Ni-reflect mo ba dito sa evaluation report mo? Yes, Your Honor. We reflected that. Yes, Your Honor. That was one of our main basis, Your Honor, of disallowing and even in the sworn statement, Your Honor. We mentioned that. So, very clear yan, ha? COMELEC, baka COA, no? Baka mamaya, sa susunod, makalimutan mo, no? Naka-on record ka lahat dito sa lahat ng mga sinasabi mo. Again, I reiterate sa COA, in all our questions here, iisa lang, tinanong na natin kay Vice Governor Boy. Walang approved na appropriation o ordinance ito. So what is the basis ngayon ng COA sa lahat ng transaction ng provincial government? Anong naging basis mo? Your Honor, in our disallowance to mention about the budget appropriation or nawala for some programs that were... So ibig pang sabihin, lahat ng mga bayad ng Bombo Radio disallowed lahat, 50 plus million. Your Honor, for 2022, I think the payment kasi, is... Kasi, ito, Mr. Chair, ang liwanag, Mr. Chair, sinabi ni Vice kanina, no approved appropriation whatsoever. Sinabi nung granting, no? Kunin natin yung sinasabi nitong budget na ang nakalagay doon, advertisement. Inamin na ng Bombo na hindi naman advertisement, but this is a black time. At ito, napanood natin sinasabi ni Mamba, he's using the airwaves, using public funds, no? Para tirahin niya ang mga kalaban niya. Okay? So ito na, balikan kita, COA. Ano ang gagawin natin dito, considering na nailatag na natin, the cat is out of the box. Ano ngayon ang pagtatanggol mo dito? Your Honor, sabi ko po kanina, inihintay po namin yung sagot. And if I think the chair directed the... Hindi nga, maliwanag na wala. Ngayon, 54 million nga all in. O, ngayon, 1 year. Magkano yung 1 year? Mag-settle tayo 1 year. Ibig pang sabihin, yung 1 year na binayaran niya ng 2022, disallowed lahat? Para hindi na tayo haba pa. Merong mag-disallow, Your Honor. Magkano ang disallow mo? Napalusot yung iba. So anong basis? No, Your Honor, I just... Merong mag-disallow, Your Honor, but I am just waiting for the reply. And if... Kailan na naman yun, Mr. Chair? Your Honor, the reply of what? Of the reply of management. I think the chair gave them 30 days. I think directed them to... If I hear the chair right, the chair directed them to answer and submit the documents that we requested in our finding, in our AOM, Your Honor. I think the chair directed them. And after that, Your Honor, we will issue the corresponding final audit option, Your Honor. So, Mr. Chair, considering yung mga statement ng COA ngayon, Auditor Reyes, again, ulitin ko, it's been admitted many times already, no? Na nagpamigay, nagpakalat ng pera si Mamba during the preventive 45 days. Right or wrong ako dito sa narinig na namin sa'yo?
Yes, Your Honor, may mga violation. Okay. So kung meron yan, again, I reserve my questioning sa COMELEC sa ano natin after itong bombo, Mr. Chair. No? Siguro narinig naman ng COMELEC na ito and it was already admitted. So, Mr. Chair, thank you very much. Thank you, Kunara. Before I will recognize some members to ask questions. For the COMELEC, we will give you a copy of the notice of disallowances that was the result of the findings of ano of COA. And yung question nung violation of the 20 of section 261B(2) of the Omnibus Election Code, yung question of release, disbursement and expenditure of public funds, etc. nandito po. So we'll furnish COMELEC the proper documents with regards to this, because the House Resolution 145 and 146 involves the Commission on Elections decision with regards to pending case that was filed during the 2022 national elections. Now, COA, please submit also to the committee yung letter niyo of endorsement sa Ombudsman. Yung nandito ngayon is only because you, as you have said, you just submitted it yesterday. So please comply to submit it. Kayang today? Ay, yung submitted sworn statement, Your Honor? Yeah. Yes, we will submit today, Your Honor. Please submit it today. Yes, Your Honor, we will comply. For the record. Yes, Your Honor. And please submit it so that the committee will also send and give it to COMELEC. We will comply, Your Honor. We will submit it today, Your Honor. Thank you. Okay. Yes. Mr. Chair. Gokong. Vera, please proceed. Paiba naman ito. Taking into account sa mga nangyayari ngayon in both Cagayan Province and Mexico, Pampanga, may tanong ako sa COA, yung system of audit natin na post-audit, relevant pa ba? Dahil na-audit ng COA after the transaction has been made, di ba? Kaya na-discovery natin to. Is it still relevant yung post-audit o mas maganda balik tayo doon sa pre-audit? Anong tingin mo? Ako, please reply. Your opinion on that matter? Your Honor, PD 1445 states that fiscal responsibility rests with the management. So, since we are not part of management, then kung ano man yung transaction nila at their level, sila nang magde-decide nun. That's why we... I'm not, Assistant Commissioner, you're not answering the question. What the good congressman is asking your opinion with regards to pre-audit and post-audit as a COA. Yes, I asked the question, Mr. Chairman, because na-discoveryhan natin ito, tapos na yung transaksyon. Kaya nagtanong ako, alin ang maganda, post-audit ba o balik tayo sa pre-audit? Mas maganda pa rin po sa amin ang post-audit, Your Honor. Bakit po? Until kasi nasa constitution na fiscal responsibility is this sole responsibility of management. Yeah, correct. That's a constitutional provision. But, Assistant Commissioner, are you a lawyer? No, Your Honor. Ayun pala eh. What we're saying is the pre-audit is not a constitutional provision. Or the post-audit, that is only within the COA charter. Mr. Chair. And remember, the COA charter emanates from the House of Representatives. And we're now getting your opinion with regard to that because we want to amend your charter and all other issuances from the COA. In my... Not mention about the Constitution because wala yun. Yung fiscal management, etc. Yung pre-audit at saka post-audit, hindi kasama yan doon. Attorney, go. Mr. Chair, I'm asking that question kasi at the end of the day, we will introduce legislations to correct the situation. Kaya nangihingi ako ng opinion dito. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Attorney, you want to say something about the query of Congressman Corbera? Please proceed. Thank you, Mr. Chair. I share in my humble view, I share the opinion of the good Assistant Commissioner that post-audit still relevant today. In line one with the fiscal responsibility of the management. And second, if we have pre-audit, the COA will be an add-on to the process on the process of transactions of agencies. That is my humble... We understand your position. I think what the Governor, Congressman Corbera, is actually trying to elicit from COA is that we have also experiences where it's too late, no? Meaning money's already gone,
the act is already done, and it's very difficult to undo the things that have already been done. And that's why he's asking your opinion. In these cases, would it be better for a pre-audit or a post-audit? I think that's the entire thing that he wanted to ask. Because he wants to find out whether we should amend certain laws to correct or to stop things from happening again, because it has been happening, not only in Cagayan, but also in Mexico, Pampanga, and other areas. And that's what we're trying to find out now as a result of the resolution of Congressman Jojo Lara. So can we have your opinion on that matter? Meaning, I'll ask you na lang directly, Assistant Commissioner Ray. If a pre-audit was done, supposedly, would the act complained of have taken place or not? That depends on the appreciation of the auditor who conducts the pre-audit, Your Honor. Okay. It may have been prevented or may have been allowed. Right? It may have been. We cannot control that process at the level of the auditor. Yes, but there would have been some form of checks before. Yes, yes, I agree, Your Honor. Okay. Now, that is the point that I think Congressman Colbert is trying to point out. Yeah. No? Yun ang gusto niya malaman sa inyo, na para mapigilan natin itong mga instances na ganito, baka may thinker with the thought lang ba, na pre-audit might have prevented this from happening and would prevent it from further happening again in our institutions. No? Okay, thank you, Mr. Chair. Thank you, Co-Chair. Anyway, yung question of financial management kasi is a different matter. Yun yung sinasabi ko. Yung pre-audit at saka post. Ngayon, pero I also understand, based on the experience with the pre-audit, may problema din tayo dyan. Madidelay at saka pinakikitaan din. At saka sinong kumikita, alam na natin yan kung sinong kumikita dyan. Diba? Alam natin yan. But of course, siguro, pag nilagyan natin ng mga parameters, example, ang pre-audit should be only at the maximum of 30 days. Pag nag-lapse without any action, deemed approved. Diba? May time frame. Para at least kung ako yung si magbibid o yung LGU, at least hindi ako pagkakitaan ng ibang agency dyan o ibang tao. Diba? Because after 30 days, diretso na ako. Yun yung sinasabi namin. Na based on the experience now, not only in Cagayan, not only in Mexico, Pampanga, and it is even happening all over the country. Well, in fact, my LGU in Bacolod City has also a lot of notice of disallowances. Kaya nga sabi ko sa mayor ko ngayon doon, ayusin nyo, pati yung mga IUM ng kuha. Kasi though it was the fault of the previous administration, but still, you're not the leader, you're not the elected public official of the city. You have to do your homework and you have to do your responsibility. Pero marami po. May mga notice of disallowances, yung iba patay na, yung iba nag-retire na. Nakuha pang retirement. O kaninong problema yung problema yun ang kuha. Kaya nandito tayo, hindi siring, Mexico, Pampanga, Cagayan, as our basis for our future legislative action with regards to audit system natin. Eh, that was also the statement of the President during the SONA. Diba? Narinig naman siguro ng lahat yun. Kaya, ayun. Enek, you're recognized. Mr. Chair, ano ko lang, katulad nitong mga nangyayari ngayon, depende sa appreciation nangyayari. Depende sa appreciation na ng auditor itong mga pangyayari. Katulad nito, yung ini-interpret na lang pala nila. It, of course, we'll just rest our case dito sa auditor natin. No, katulad ni Auditor Reyes at binakapan ni Assistant Secretary Commissioner na sabi niya kung yun ang appreciation ng auditor, yun na yun. Hindi ba pwede magkamali ang auditor pagdating sa ganito, appreciation? Your Honor, meron po kaming process of appeal. So if parties are not agreed, do not agree to the decision of the auditor, they may file an appeal. So yun po ang proseso namin. Katulad ngayon, Mr. Chair, ito ang sinasabi niya, am I a party dun sa appeal in case? Kasi sabi mo, you can appeal. Am I a party? No, considering hindi lahat mangyayari ito kung hindi ako nag-file ng House Resolution for a conduct of fraud audit na binawiwala mo, no, na ni-refer nyo for a regular audit. Hindi naman lalabas lahat ito eh, kung hindi ko naman nilabas ito, unfortunately. No, alam namin for a fact ngayon, kung hindi ka sasangayon sa akin, problema mo na yon, no? In like manner, ito yung problema ko sa'yo na sinasabi mo, kung hindi ako sasang-ayon ngayon dyan sa report ninyo, tinatanong ko, ano ang pwede kong gawin? No? Kasi, ang next na motion ko dito, Mr. Chair, if I may, imumove ko din, napalitan muna ito si Auditor Reyes sa pag-conduct na niyang, kung di pa siya tapos, baka mahokus-focus pa yan, para mawala lang lahat ng mga pagdududa, no? It can shield you, of course, no? Para lang maano ka na rin diyan. Pasok natin ng ibang auditor, no? Sinuggest mo naman 'yan sa akin, Assistant Commissioner, right? No, nag-usap tayo. Eh sabi ko sa iyo, wag muna, bigyan natin chance, 'di ba? O ngayon, suggestion ito ni sasangayon ako sa iyo ngayon. Kung pwede, Mr. Chair. Just to make it clear and in the right process, we cannot of course direct or dictate the call. We can just request Kong Lara
And if that is your request, to request the COA to replace Auditor Reyes. Yes, Mr. Chair. But Assistant Commissioner also mentioned that to me. So do you confirm that, Assistant Commissioner, that you mentioned about the replacement, possible replacement of Auditor Reyes? Yes, Your Honor. We have a regular reshuffling policy. Okay. So, okay. Now, so, Comsec is directed to inform the COA that we are, the committee is requesting for the replacement of Auditor Reyes. Noted, Mr. Chair. Now, yung appeal, Assistant Commissioner. Attorney, you want to speak? With the kind permission of Your Honors, with respect to the appeal and the practices of the COA, just to answer the question of the good congressman, the Fraud Audit Office is an office created within COA, specifically mandated to act on requests for fraud audit. So there is when you ask if you could be a party, yes, you are. That's why we acted on your request, and our recommendation was submitted to the CP for their final disposition under the existing rules, Your Honor. Mr. Chair, I would just like to correct the statement that he acted on my request. My request is for a fraud audit. Unfortunately, not a single letter was given to me informing me on the status of my house resolution. Okay. Attorney, as I mentioned a while ago, with regards to the request of Kong Lara, actually, that was September pa last year. And the time, yung regular audit is not yet commenced. Diba? Ngayon, you're using that as an excuse why you never conducted a fraud audit because ongoing ng regular na audit. Eh, yung sinasabi ko, not you, but the people down below. Eh, wala lang dito ngayon yung dati, diba, yung in charge sa region ba yun? O ayun, si ma'am, si miss. Miss Camarao ba yun? Kamaham. Anyway, it was already established during the last hearing. And I will not belabor on that. With the indulgence of Kong Lara, established na yan na they never take action on your request. Tapos, ito ngayon may hearing, no? Yung, of course, he'll defend you is ongoing ang regular audit. Tama, Reyes, di ba? O kasi ikaw, yung recommendation was October 2022. Di ba? Tama. Oh, yun. May I respond? Yes. Following the statement of the Assistant Commissioner and on your discussion, when we acted, we means that under the procedures of the COA on request for special audit, this has first to be evaluated by the audit team, reviewed by the regional office, then an independent evaluation by the Fraud Audit Office, then we make a final recommendation to the CP for final disposition. And I agree with that, it's just that the disposition of the CP is not to conduct fraud audit. Just we recommended the audit team to conduct further procedures and issue notices of disallowance and sworn statements. Because eventually at the end of the day, when we conduct special audit or regular audit, we have the same output, the issuance of ND and the sworn statement. Thank you, Your Honor. Yun, kung na-consummate na yung regular audit nyo, yun yung sinasabi ko. Pero kung walang finality, ikaw lang sinasabi, attorney, na nothing stop you to conduct a fraud audit, diba? Tama? That's correct, Your Honor. Now, ang sinasabi ko lang na premise is, kung Lara requested for that, you never, your agency or your fraud audit team or group or division, whatever you call it, never get back to kung Lara. Diba? Hindi, yung, kaya nag-file siya ng resolution. Now, ako, moving forward, dapat, ayusin niya. And now, again, to remind you, I have directed already the COA to conduct a fraud audit. Ikaw na mismo, attorney, nagsabi. Diba? Na wala namang impediment. Legal impediment, pwede ganyan, pwede ganyan siya. Wala. So, ganun na. You inform your principal that the committee directs you for a fraud audit. Okay, now, question of the decision of the... Diretso mo na yun. Diretso mo na, attorney. Huwag na tayong dumaan doon kasi may initial na findings, diba? Diretso mo na doon sa commission proper to your principal about the directive. Yes, Your Honor. Thank you, po. Okay, thank you. Kung Lara, are we clear on that? Yes, Mr. Chair. Ang sa akin lang, kung sakaling may mga ganito, future, at may mga colleagues tayo, kasi hindi naman tayo magpa-file ng house resolution, no, ng mga to conduct fraud audit. Now, without basis. Ngayon nga, sabi ko, after 4 or 5 hearings that we had, hindi ba ito katanggap-tanggap na for a fraud audit? Ito man nangyari? Kung Lara, actually, kaya nga kailangan talaga natin ng hearing na to, at saka yung Mexico Pampanga at all others, no? May pending pa nga kusunod eh, Muslim, yung NCMF. Now, ang sinasabi ko lang, kasi for example, yung sinasabi niyong process, how long will it take? Yung sinasabi niyo hanggang sa commission proper,
para to decide kung kailangan mag-fraud audit o hindi. How long? COA Memo number 2020-014 specifically provides that in each stage of the process, may time, may allowable po na dates na dapat gawin. But up to the exact time on or days on the final disposition of the commission proper, it will really depend on the action at each stage of the process. Oh, yun yung problema. Kasi kung ako, yun yung ayusin natin sa MC nyo. No? Sa MC nyo. Kasi kung ako, I have to give a specific period of time for the commission proper to decide. Bahala siyang pukpukin yung mga tao niya sa baba. And for example, mag-file si Kong Lara doon sa baba, dapat, siguro ang gawin natin doon siya, you file it below, padala mo rin ang letter yung ano, if in the future, padala na yung letter ng commission proper, para at least magsasalubong din, we'll just give them, but of course, what I'm saying is, the process is too long, walang specific na, no? That is why, in future, legislative action of this committee, for the House of Representatives, dapat malinaw yon. Kasi parang pre-audit din yun. Kung ibalik natin yung pre-audit, kung indefinite, tad-tad-sarado yung ano. Diba? Now, kaya ang sinasabi ko, hindi naman talaga maibigay ni attorney kung how long because it depends daw on the people, on the agencies down below sa COA. Kaya kung ako, pag in-amend natin yung COA, dapat malinaw. Pag fraud audit, dapat within 30 days ba yan, 60 days ba yan, dapat may aksyon na yung COA. It's either to initiate or to deny the request. But at least malinaw. In like manner, Mr. Chair, I may add sa amendment. Now, considering na habang tumatagal yung findings dito, mukhang nakakawalaan yung true essence na pinapa-imbestiga natin, nagkakaremedyohan. Kaya hindi natin pwedeng tanggapin na kung ano yung ano niya, yung convenience sa kanila. Kung 1 year, 2 years na walang mangyari, hindi pa pwede yun. Kailangan lagyan natin ng very specific time, no? Just to shield na itong mga kalabagan na ito ay talaga may re-report at mananagot kung sino man ang may kasalanan. So hindi naman pwede na pagtakpan mo ito, auditor. No? Kasi siguro naririnig mo naman ang comment ng ating mga kababayan sa iyo. Ulitin ko lang, hindi galing sa akin yan. Kung gusto mo, upuan natin lahat ng comment sa akin, no, na sinasabi nila sa iyo, no, na pinagtatakpan mo, nag-aabogado ka kasi kasama ka dito. And ito, no, patatulad kay ASEC, ay kay Assistant Commissioner, even you is not spared, dun sa mga text sa akin. Masyadong personal, pabasa ko na lang sa iyo mamaya. No? Kaya etong lahat na ito, no, para lang matapos na at mabigyan natin kung ano talagang nangyari dito. Kasi alam natin hindi magagawa ito ni Governor Mamba, no? Kung wala siyang kasama dito kasi nagsalita na yan sa isang flag raising eh. Sabi niya wala akong kinakalat dito. Sabi niya, Mr. Chair, kayo ang nagpapakalat dito. Wala akong binilo sa kayong may mawak ng pera nagpakalat. So nagugas kamay na siya dito. So sino yung kayo ang sinasabi niya? Kasama ba ang COA dito? No? Yung mga distance sinasabi ni Governor Mamba? So yun lang, Mr. Chair. Kasi, and one more thing, Mr. Chair. Yung nung nag-present ng budget last year, ang commission, magkatabi tayo tatlo ni na Chairman Acop noon, ay manifested it in the open dun sa plenary. No? First time ko nakita si Assistant Commissioner. No, lumapit pa siya sa akin and he assured me that he will act on it. And it's very unfortunate na wala naman, no? So that's all, Mr. Chair. Thank you. And of course, ano ka pala, Assistant Commissioner at the time ng budget? Anong ka, no? Yes, Your Honor. But I would like to make the correction that I did not act on the matter. I called the attention of the director and the auditors at the level of the province. That's why they made a recommendation. They recommended that auditor is recommended that a special audit be conducted. Yes, boss. So there was action. I-correct ko lang din ang sinasabi ni Assistant Commissioner. Ako ang nag-request. Do you have the courtesy also in informing me of the action? Was there? Yun lang. Baka nakalitaan ko din kung meron kang tayo dalawa nag-usap, di ba? According to the staff of the regional office, they... Hindi, tayo dalawa. Kasi sabi mo sa akin... I did not update you on the matter, Your Honor. Yeah. Thank you. Okay, thank you, Assistant Commissioner. Pero Assistant Commissioner, kung nandun ka, sa plenary, nandun ka rin. Oh, di ba nag-interpolate ako dun sa inyo? Without questioning your budget, but your policy. That's why, paulit-ulit ko sinasabi, kahit dun kay chairman nyo. Eh, sabi ko yun, yung question of your MCs and issuances. Pwede nyo bang gawin yan, di ba? Supposedly, pwede nyo ipamid na. Pero you're still waiting for this committee and Congress na... I-amend yung charter nyo at ipasok na pati mga MC nyo dyan. Kasi, di ba, issue. Tingnan mo kayong Cagayan. Malaking problema. Salin na salin. Ito naman si Bureau of Treasury. Tinanggal na lang nila sa requirement. Pero nandun pa rin si MC nyo.
yung question ng SALN, eh hindi nagsasalubong yung ano agencies ng government. Diba yung issue ko, 75% na refund, o talagang gobyerno ng 25%. Eh kung ako magdakaw, as accountable officer, takas ko yung 75%, ibalik ko yung takas ko yung 25, balik ko yung 75. Then, wala. Diba? Yun yung sinasabi ko, na this committee ring is not all about nagkataon na yung Cagayan, eh, nangyaring election, Omnibus Election Code yung violation, at the same time, yung mga irregular transactions na ginawa ng probinsya ng Cagayan. So anyway, anymore with regards to Bombo. So again, I just like to remind COA that you're being directed by this committee to conduct a fraud audit with regards to the issue that we have discussed a while ago. And for the COA to submit the letter addressed to the Ombudsman to this committee. Yes, Bombo Radio. Sir Chair? Yes, come. Ache Manakop. May I request that the KBP submit to this committee their code of conduct? I will do that, Your Honor. And may I ask also Mr. Sinding to provide me his job description? Yes, Your Honor. No. Kasi nandun yung trabaho mo talaga eh. Kung bakit sinisweldohan ka ng gobyerno. Di ba? Yes, Your Honor. Yeah. Thank you. Are you done, Chairman? Anyway, a KBP is directed to submit the code of conduct of the KBP and to Mr. Sinding. Yes, Your Honor. Please submit it today. Kaya naman yan today, electronic copy lang. We will comply immediately. Okay. Your Honor,